Welcome sa Hey Anime Sensei! Pagkatapos ng sagupaan ay inayusan na muna ni Shuna si Rimuro para sa pagdalo nito sa Walpurgis at dito lumalabas na si Shuna talaga ang secretary ni Rimuro dahil kahit hindi man sabihin ng Ogre Princess na siya ang secretary hindi katulad ni Shion ay ginagawa niya naman ang gawain ng isang tunay na sekretarya katulad ng pagiging presentable ng kanyang Panginoon sa dadaluhang mga importanteng event katulad ng pagbisita nito sa kaharian ng Dwargan. Pagkatapos makita na maayos at kaaya-aya na si Rimuro ay umalis na rin si Shuna para samahan si Hakuro at Sui sa pagsugod sa kastilyo ni Clayman. Dahil hindi pa kilala ni Rimuro ang apat na Demon Lords na bumubuo sa 10 Demon Lords kaya nagtanong ito patungkol sa apat at sinagot naman siya ni Veldora na kahit sinabi nito na hindi siya interesado sa hindi importante na ibig sabihin ay mahina kumpara sa kanya at naaalala lamang nito ang mga taong malalakas na nakuha ang kanyang respeto. Ganun pa man ay pinabatid pa rin ni Veldora na sa 2 o 3 millennia na ang nakakalipas ay nakipaglaban siya sa isang babaeng Demon Lord Vampire na hindi tumatanggap ng biro. Dagdag pa ni Veldora ay nagalit umano silang lahat ng sinunog niya ang kanilang city. Medyo nakakaramdam na rin ng guilty si Veldora habang sinasabi ang ganitong pangyayari. Pilit ring inaalala ni Veldora ang Demon Lord na babae ngunit hindi niya pa rin maalala ang tamang pangalan nito at tanging Lurus at Miles lamang ang kanyang naiisip. Binanggit din ng True Dragon na kahit hindi niya siniseryoso ay may sapat na lakas umano ang babae para maging kanyang kalaro kaya pinaalalahanan nito si Rimuro na mag-ingat. Nagsalita rin ang Demon Lord na diwata na ang lalaking si Roy Valentine ang naging Demon Lord ng Holy Empire ng Ruberios sa loob ng 1,500 taon kaya dito ay inakala ni Rimuro na si Roy ang pumalit sa babaeng Demon Lord. Sa kasagsaga ng kanilang usapan ay bigla na lamang sumigaw si Veldora kaya inakala ni Rimuro na may sasabihin ito patungkol rito ngunit dahil lamang pala ito sa kanyang binabasang manga. Nagseryoso na lamang si Veldora nang sinabi ni Rimuro na e-spoil niya ito kaya seryosong ibinahagi ng True Dragon na merong isang higanteng Demon Lord na nagngangalang Dagruel ang ilang beses niyang nilabanan ngunit wala pang nananalo. Tiwala ring sinabi ni Veldora na kung naglaban sila ngayon ay siya ang mananalo. Dahil dito ay gets na kaagad ni Rimuro na masyadong makapangyarihan ang Demon Lord dahil natatandaan ni Veldora ang kanyang pangalan. Binanggit rin ni Veldora ang isang Demon Lord at totoong Demon Lord na si Guy Crimson na hindi niya pa nakakalaban sa kadahilan ng nakatira umano ito sa napakalayong hilaga at hindi na umano kailangan ng isang dakila na katulad niya na sumugal sa napakalayong lugar at malayo sa kabihasnan. Ang totoong dahilan talaga kung bakit hindi man lamang tinangka ni Veldora na pumunta sa teritoryo ni Guy para ito'y labanan ay dahil siya ay nakatira sa Ice Continent at dito rin nakatira ang isa sa 2 niyang nakakatandang kapatid na babae na ang isa sa mga nilalang na nagdudulot ng takot kay Veldora. Sumang-ayon din si Ramirez na si Guy ay malakas talaga at pinabatid na siya kasama si Guy at Milam ang pinakamatandang Demon Lords. Sinagot rin ng diwata ang tanong ni Rimuro dahil walang idea si Veldora sa isang demon na bubuo sa 10 at ito ay walang iba kundi ang Demon Lord na si Dino na ayon kay Ramirez ay walang ginawa kundi matulog na lamang at magpabaya ng higit pa sa kanya. Pagkatapos ay may lumabas na pintuan sa loob mismo ng kwarto at dito ay lumabas ang Primordial Green na si Misery para sunduin si Ramirez at Rimuro. Dito napansin ni Rimuro na ang kanyang kaharap ay may nakakatakot na feeling katulad ni Diablo kaya naisip ni Rimuro na ang babae ay mataas na uri ng demonyo. Nauna nang pumasok ang grupo ng diwatang Demon Lord habang si Rimuro ay nag-iisip pa dahil sa kabila ng pintong ito ay makikita niya ang mga nilalang na kumokontrol sa mundo. Nagkaroon lamang ng lakas ng loob si Rimuro nang maalala na nagpasya siyang maging isang Demon Lord kaya pumasok na ito kasama si Shion at Ranga habang pinaalala naman ni Veldora na tawagin siya kaagad kung may mangyari man. Sa kaharian ni Clayman ay nahirapan ang tatlo na malaman kung nasaan ang kastilyo ni Clayman dahil sa ulap na humaharang sa kanilang magic detection. Habang sila ay naglalakad, dito na napansin ni Shuna na nasa loob na sila ng bitag ngunit walang nararamdaman si Sui hanggang sa lumabas ang mga kalansay kaya nagtaka si Hakuro kung paano nila hindi naramdaman ang presensya ng ganito karami. Pinagbigay alam naman ng Ogre Princess na hindi nagtatago ang mga kalaban kundi inakit umano sila para pumunta mismo sa gitna. Dahil hindi nila magagamit ang magic detection para malaman ang dami ng kalaban kaya nagplano si Sui na puwersahang lampasan ang humaharang ngunit hindi pa man natatapos ng spy ang kanyang sasabihin ay hindi na agad ito pinayagan ni Shuna dahil sa isang skeleton na kanilang kaharap na nagtataglay ng napakalaking magical power.
Dito nila nalaman na ito ang isa sa limang daliri na tauhan ni Claimon na nagngangalang Edelman ng index finger at hindi naman sila nagkakamali dahil nagpakilala ang kanilang kaharap at siya ang puting hari na namumuno sa maraming undead. Pinaalam naman ni Shuna sa dalawa niyang kasama na hindi na sila makakatakas gamit ang spatial movement at ang tanging paraan na lamang para makaalis rito ay ang talunin si Edelman, kaya nagkasundo ang tatlo na sabay sugurin si Edelman at kaagad inatake ng instructor ang index finger, ngunit napigilan ng isang undead na swordsman ang atake ni Hakuro kaya namangha ito dahil nahulaan ng undead ang kanyang galaw. Umatake rin si Sui ngunit napigilan rin siya ng isang undead na dragon, kaya pinaalalahanan kaagad ng Ogre Princess ang spy na ang kanyang kalaban ang pinakamalakas sa lahat ng mga patay na halimaw dahil isa itong Death Dragon. Kahit na binalaan siya ni Shuna ay kaagad naman ginamitan ni Sui ng Arcane Thread ang kalaban, kaya ito'y nawasak, ngunit bumalik rin naman ito sa dati pagkatapos ng ilang sandali, kaya napagtanto ng head ng Intelligence Department na may panlaban ito sa kamatayan at sinabing sisirain na lamang nito pati ang kaluluwa ng dragon. Nang marinig ito ni Shuna ay pinuna nito si Sui at pinaalam na nakay Edelman ang kaluluwa ng dragon, kaya sinabihan nito ang spy na wag na siyang alalahanin at mag-focus na lamang sa pagpigil sa kanyang kalaban, at siya na umano ang tatalo kay Edelman. Hindi man pabor dito si Sui dahil napakadelikado, ngunit naintindihan na lamang ng spy ng sinabi ni Shuna na hindi dahil galit na siya, kaya naalala na lamang nito na hindi na isang prinsesa si Shuna na nangangailangan ng proteksyon simula nang tumakas sila sa Ogre Village at unang nakaharap ang dakilang si Rimuro, kaya sinabihan niya na lamang ng good luck ang Ogre Princess at hinarap na ulit ng dalawang Kijun ang kasamahan ni Edelman. Makikita naman sa mukha ng Ogre Princess ang galit ng pinaalam nito kay Edelman na hindi sila pumunta rito para sa paglalakbay para sa kanilang kasiyahan matapos sabihin ang mga ginawa ni Claimon. Minaliit na lamang ng index finger ang kanyang kaharap dahil wala na itong mga gwardiya na magbabantay sa kanya, kaya inatake na nito si Shuna at ginamit naman ng Ogre Princess ang kanyang alignment field na tumunaw sa napakaraming skeleton at para magsilbing harang para wala nang makagambala sa kanilang paglalaban. Tinanong rin kalauna ni Edelman ang pangalan ni Shuna matapos malaman ng Ogre Princess ang sekreto nito na mawawala ang defense mechanism na nakasentro sa kanyang paligid na bumabalot sa buong lugar kapag siya ay natalo. Dahil dito ay nag-offer ang index finger na kapag matatalo siya ni Shuna ay gagawin nito ang lahat ng kanyang hiling, ngunit hindi rin naman sila nagkasundo kalaunan dahil ang gusto lamang ni Shuna ay ang pagbagsak ni Claimon at huwag siyang makikialam, kaya ang tingin rito ni Edelman ay imposible dahil na rin sa binding spell na ginamit sa kanya, kaya nadismaya ang Ogre Princess dahil ang buo niyang akala ay kayang sirain ni Edelman ang spell na ginamit sa kanya, kaya tatalunin na lamang nito ang index finger. Nag-umpisa na ang laban ng dalawa at gumamit kaagad ng acid spell si Edelman, ngunit pinawalang bisa na lamang ito ng Ogre Princess gamit ang flame wall, kaya sinundan kaagad ito ng curse bind ni Edelman at dito na gumamit ng holy bell si Shuna na tumunaw sa curse bind ng kalaban. Hindi makapaniwala si Edelman kung paano nakakagamit ng holy magic ang mga halimaw, kaya dito na sinabi ni Shuna na tumutugon lamang ang holy magic sa lakas ng hiling ng sinumang naniniwala sa himala, kaya nagulat si Edelman at naisip na trinidor siya ng mga nangungunang leader ng Lumenism, kaya nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos na si Lumines. Inakala rin ni Edelman na hindi na siya makakagamit ng holy magic nang maging ganito na ang kanyang itsura, ngunit ayon sa sinabi ni Shuna ay hindi ito ang problema. Sinagot rin ni Shuna ang tanong ni Edelman na kung bakit siya naniwala na gumagamit siya ng holy magic. Ayon kay Shuna ay bumese lamang siya sa kanyang suot dahil ang matataas na miyembro ng kaparian lamang umano ang sumusuot nito. Dagdag pa ng Ogre Princess na nagpapatunay rito ang advanced na mahika ni Edelman, ngunit sinabihan pa rin ito ng mahina ni Shuna dahil sa kawalan nito ng kakayahang masira ang pinaka basic na binding spell na naging dahilan, kaya hindi na kailangan mag-ingat sa kanya ni Shuna. Dahil dito ay nanalangin si Edelman sa ninanais na kapangyarihan ng banal na espiritu dahil namulat siya sa sinabi ni Shuna na kahit sino ay makakagamit ng holy magic, kaya katulad ni Hanata ay gumamit ang index finger ng disintegration na ang pinakamalakas na offensive magic sa holy magic system, ngunit ito lamang pala ang inaante ng Ogre Princess sabay cast ng overdrive. Gulat na gulat si Edelman dahil nabura ng ganun-ganun na lamang ng kanyang kalaban ang kanyang magic, at nagsalita si Shuna na bilang gantimpala ay papalayain niya si Edelman, at pagkatapos ay bumalot na sa buong lugar ang napakalakas na magic ng Ogre Princess, kaya napalaya na nito si Edelman sa spell na ginamit sa kanya. Nagpasalamat rin ang tatlo sa bawat isa pagkatapos at napagtanto ng tatlo ang kanilang kamalian sa naganap na laban na sinabi ng bawat isa. Dahil wala nang bantay ang kastilyo ni Claimon, kaya maari na nila
nila itong puntahan ngunit ilang sandali lamang ay nagsalita si Edelman kaya nakahanda na ulit ang dalawang Kijon ngunit pinigilan naman sila ni Shuna dahil napansin nito na wala na itong ganang lumaban at pagkatapos nito ay nagulat ang Ogre Princess dahil tinawag siya ni Edelman ng Lady Shuna at lumuhod kaya sumunod na rin ang kanyang mga kasama. Dito na nagpasalamat si Edelman dahil sa magic ni Shuna ay napalaya sila sa sumpa na nagpapanatili sa kanila sa lupaing ito. Humingi rin ng pabor si Edelman kay Shuna na gusto niyang makilala ang nilalang na pinagbigyan ito ng kanyang paniniwala at dahil hindi na siya kasing lakas tulad sa kanyang kalakasan dahil namatay na ang kanyang pananampalataya sa Diyos na si Lumines ay hiling lamang nito ang magkaroon ng bagong Diyos. Kahit na sinabi ni Shuna na hindi talaga isang Diyos at hindi rin nila sinasamba ang dakilang si Rimuro ay tila hindi ito narinig ni Edelman at pinuri lamang ang pangalan ni Rimuro dahil napakaganda umano ng pangalan nito na nararapat sa bago nilang Diyos kaya wala nang nasabi pa ang Ogre Princess. Pumayag rin si Shuna na ipakilala si Edelman kay Rimuro kalaunan dahil ang buong akala ng Ogre Princess ay titigil na si Edelman kapag nakita nito ang totoong anyo ni Rimuro. Nag-volunteer rin si Edelman na maging tour guide sa kastilyo ni Claymon nang sinabi ni Shuna na bago niya ito ipakilala ay may kailangan muna silang gawin. Sa Walpurgis ay pangalawang nakarating ang grupo ni Rimuro dahil sumunod lamang siya sa kanyang kaharap na ang pinakamalakas na Demon Lord at napansin kaagad ng Haring Slime ang nag-uumapaw nitong enerhiya kaya unang tingin pa lamang ay alam niya kaagad na ito'y delikado. Sumunod rin na dumating ang isang Demon Lord na sinundo ng Green Primordial kaya pagdaan nito sa tabi ni Rimuro ay napansin kaagad nito ang kanyang napakalaking katawan at hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya kaya alam niyang ito ang Demon Lord na si Dagruel. Sumunod ring dumating ang tatlong nilalang na pinangungunahan ng Primordial Blue at dahil sa kanyang pangil ay nalaman ni Rimuro na ito ang Demon Lord na si Valentine ngunit ang kumuha sa kanyang atensyon ay ang babaeng nakasuot ng pangkatulong kaya nag-report rin si Raphael na ang babaeng ito ay mayroong mas maraming enerhiya kumpara sa Demon Lord na si Valentine kaya naisip ni Rimuro na maaring ito ang tunay na Demon Lord na ang tinawag na Luros o Miles ni Veldora dahil hindi niya maalala ang pangalan. Sumunod ring dumating ang isang inaantok na Demon Lord na nagngangalang Dino. Pagdating pa lamang nito ay napansin kaagad nito si Ramirez na tinawag niyang maliit na bagay kaya naasar naman ang diwata at ang dalawa ay nagpasikatan. Sumunod namang dumating si Frey kasama ang isang babae at isang nakamaskarang lalaki. Dito na agad nalaman ni Rimuro na ito ang Demon Lord na si Frey at namangha sa kaseksihan ng babaeng Demon Lord kaya nagulat siya nang biglang lumapit si Sheehan sa kanya dahil ang buo niyang akala ay napansin ni Sheehan na tumitingin siya sa katawan ni Frey. Sinabi lamang pala ni Sheehan ang lalaking nasa likod at dito ay napansin ni Rimuro na marami nga itong magic use ngunit hindi katulad ng nakakabaliw na magic use tulad ng lahat ng Demon Lords na narito. Magre-report na sana si Raphael ngunit buo na ang loob ni Rimuro na hindi ito si Carrion dahil tiwala itong hindi gagawa ng presensya si Carrion na madaling mapapansin kaya parang nainis si Raphael. Pagkatapos ay nagulat si Rimuro nang biglang tinanong ng Demon Lord na si Leon kung siya ba si Rimuro kaya dito ay nalaman ni Rimuro na ito si Leon. Sinabi ni Leon na pamilyar ang itsura nito kaya dito na pinaalam ni Rimuro na patay na si Shazo ngunit hindi naman nabigla rito si Leon at sinabi niyang alam niya at natural lamang na mamamatay umano ito. Ipinagbigay alam rin ni Leon na hindi umano tinanggap ni Shazo si Ifrit at nilabanan niyang maging isang Mejin. Dahil dito ay nagpaalam si Rimuro na bigyan siya kahit isa lamang ngunit tinanggihan ito ni Leon at sinabing wala siyang makitang dahilan kung bakit karapat dapat siyang sapakin dahil binigyan niya umano ng pagkakataong pumili ng sariling buhay si Shazo at napagpasyahan nito na mabuhay bilang tao kaya binigay umano ni Leon si Ifrit bilang pamamaalam na gift. Sinabi rin ni Leon na iimbitahan niya si Rimuro sa kanyang kastilyo dahil interesado ito sa kanya at kung may problema umano ito sa kanya ay puntahan niya lamang ito dito kaya pumayag naman si Rimuro at sinabing padalhan lamang siya ng imbitasyon kaya tumugon si Leon na gagawin niya ito at yun ay kung makakaalis umano siya ng buhay rito. Huling dumating ang grupo ni Milem kasama si Claymon kaya masaya si Rimuro na nakitang okay lamang si Milem. Bigla na lamang sinaktan ni Claymon si Milem sa harap ng mga Demon Lords kaya nagulat si Rimuro habang nakuha naman nito ang atensyon ng ibang Demon Lords. Nagpasalamat pa si Claymon sa pag-aantay ng lahat na parang walang nangyari kaya dahil dito ay sisiguraduhin ni Rimuro na pagbayarin si Claymon sa pananakit sa kanyang kaibigan at sa isip ni Rimuro ay hindi niya ito bibigyan ng hindi masakit na kamatayan.